Hello guys, welcome to our channel, mga kapadyak, kafax, kagopro. Okay, ngayong araw na ito, papakita ko sa inyo yung aking bagong helmet, mag-unbox tayo. Okay? By the way, bago ako magpatuloy, itong video na to, hindi ito sponsored ng kahit anong company, no? Papakita ko lang kung ano yung na-purchase ko recently, tsaka tungkol dun sa GoPro, maglalagay ako ng yung parang chin mount dun sa aking helmet. So yung nakuha kong Pro Frame, may MIPS din siya gaya nung una kong helmet na Flux. Okay, ang ganda kasi nung MIPS na technology dahil bukod sa mas komportable siya sa ano mo, sa ulo mo. Ang ginagawa nung MIPS, pag sumemplang ka, hindi basta-basta iikot yung helmet sa ulo mo. Okay, so yun yung multi-directional impact protection system ng mga helmet. Hindi lang sa Fox to, no? sa ibang mga brand katulad ng Troy Lee, ng Bell ata, meron din mga MIPS. So hindi lang siya exclusive for Fox. Okay. Pag binuksan natin itong, ano, ito meron siyang kasamang bag. Okay. So may extra plastic pa rin siya. Pag binuksan mo yan, yun. Ay, alam ko itong Pro Frame na to, itong design na to. Ayan. Medyo ano na to, old school na ata eh. 2019 pa ata itong design na to, or 2020. Kung hindi ako nagkakamali. May mga bagong design na ngayon. Yung iba, multicolored na. Tapos yung iba, mayroong ibang kulay dito ng Fox. Okay, so sa akin, ang kinuha ko yung pinakasimple lang. Unang-una dahil meron siyang discount doon sa mismong Fox. Ay, pag mga lumang ano na kasi model, binibigyan na ng magandang version. Okay, so aside from the helmet, meron siyang kasamang extra pads. Okay, so yung extra pads na to, iba-iba yung size nito. Okay, dahil wala itong ano, yung rotational sa likod, yung katulad nung sa mga ano, wala siyang rotational adjustment, parang ganun. Mag-a-adjust ka dun sa foam mo. Ito sa cheek, tsaka para dun sa pinakabatok mo. So, iba-iba yung size ng foam na yan. Okay, ito yun. Ayan. Okay, so kung meron kang full face helmet, dapat meron ka rin protection sa mata mo, sa mukha mo mismo. Kasi, hindi naman lahat yan magpo-protection na ng full face helmet. Pag sumimplang ka tapos merong batong matulis o kaya sanga, pwedeng tamaan yung mata mo. So, anong kailangan mo? Kailangan mo rin syempre ng goggles. Okay, this is also from Fox. And then, dun sa nakita ko, meron silang dalawang model ng, tatlong model ng goggles for MTB or enduro type or downhill type. Yung una, yung main. Tapos itong pangalawa yung airspace, and then pangatlo yung pinakamahal na yung parang view. So yung kinuha ko itong airspace dahil ang difference niya dun sa una, medyo malawak ang kanyang peripheral vision or view. Makikita nyo lang naman dito yung mismong ang hirap buksan. Okay. So, ito yung mismong goggles. Okay, so kulay pula yung kinuha ko kasi ayan, ganyan siya. Kulay pula siya dahil mas parang aggressive yung dating. No? Una kasi nakuha ko yung kulay green, which is maganda rin naman. Kaya lang sobrang green na kasi yung bike namin puro green na. Tsaka sa mga damit ko, parang wala akong maiteterno dun sa green na yun. So, mukhang masikip yung pads na napili ko. By the way, itong helmet na to, naka-feedlock, ano rin siya, magnet, gaya nung ibang mga helmet namin. Tsaka itong helmet pa lang to, isa siya sa, hindi naman pinakamagaan, pero nasa mid-range siya na pagdating sa weight. Nasa ano lang siya, 750 grams. Ang gusto ko dito yung ventilation. Meron siyang 24
na ventilation sa all over, paikot dun sa kanyang helmet. Okay. So, ito yung kanyang, ito yung napili kong goggles. Goggle. Babagay pa rin siya, no? So, ito yung sure niya paikot. Dito sa goggle, meron din siyang kasamang bag. Okay, so susunod ko naman papakita sa inyo kasi mahilig din akong take ng videos. So ang gamit ko is GoPro. So iniisip ko kung dito ilalagay, mayroon ako siyang nakikita dito naglalagay sa taas or dito sa chin. So ang pinaka nagustuhan kong mounting is dun sa chin. Okay, so para magawa ko yun, meron din ako nakitang ibang mga YouTuber na naglagay ng GoPro dito sa chin. Okay? So, for this installation, ang gagamitin natin, meron tayo dito, ano tawag dito? Paxo. Meron tayong file. Ito, ginagamit ko to sa kotse ko, yung pantanggal ng mga siding. So, gagamitin ko to for molding. Para maayos yung gagamitin kong moldable glue. Tapos ito yung para sa nail natin, di ba? Panglinis ng nail. So ito rin yung panggamit. Gagamitin ko rin ito mamaya dun sa mga little touches. Tapos yung ito yung mga tools, no? So ito na may material. Parang monopod adapter para sa GoPro. So kinuha ko to sa Lazada. So lalagay ko yung description below kung ano yung type niya. Okay. Okay, ito yung tinatawag na Sugru. Okay, this is a moldable glue. Sa pag bumili ka nito, iba-iba yung pwede mo makuhang color. Merong red, merong silver, merong white. So dahil black yung helmet ko, so black din ang kinuha ko syempre. Ayan. So sa Lazada ko rin nakuha to. Lalagay ko sa description na below. Unang step natin, kailangan itong monopod adapter na to. Dito kasi yan dapat ilalagay sa chin. So kung makikita nyo, may sobra siya. Meron siyang sobra. So gagawin ko, ikakat ko yan gamit yung hakso. Okay, so ang ganito ata ang kanyang positioning. Yan ating kong pantay. Oops, mukhang di rin pantay. Papantayin natin siya. Matanggal yung mga himulmul. Siyempre para malinis tingnan. Yan. Pantay na ba? Pwede na kasi matatakpan naman po ng ano eh. Matatakpan naman ng Sugru ito. By the way, dalawa pala yung kinuha kong Sugru. Just in case magkamali ako sa una, meron pa akong isa. Tapos, so bubuksan na natin yung Sugru. Moldable. Sira pa. Ayan o. Okay. So, ang gagawin natin dito, i-roll mo sa palm mo ng kabilog. Parang ang chiclet. Para siguro mo wala yung air sa loob. Okay. Medyo magkakaroon lang ng residue dun sa iyong kamay. Okay. Tapos, lalagay mo dyan sa pinaka surface ng iyong monopod. Mono adapter pala, sorry. Tapos ang gagawin nata dito is mag-form ka ng pyramid daw. Okay na siguro to. Tapos, so ito yung tamang position niya, no? Para ma-adjust. Lalagay natin ngayon dun. By the way, face ng fox, lilihain ko rin siya ng konti para magkaroon ng kapit yung konti lang. Umasang ko yung pinaka paglalagyan natin ng Sugru.
We're going to stick the tripod adapter together with the Sugru. So just make sure na nasa center siya. Just push mo lang ganun po ba. Oops. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. So normal lang na may susobra yan kasi yung sobra na yan, yun yung gagamitin mo for para mayakap yung ano, yung tripod adapter mo. Tapos yung sobra, yakap mo lang siyang ganun. Plastic, ano ito eh, parang, ewan ko anong tawag dito. So, para ma-mold mo ng maayos yung Sugru. A few moments later. Okay guys, so this is the end result of my 15 to 20 minutes of sculpturing. Galing ah. Baliw ko yata eh. Okay, now you're going to leave it for 24 hours. A few moments later. Okay, welcome back. So this is the next day of our chin mount installation. So as you can see, after more than 24 hours of curing the Sugru, medyo matigas na siya. Okay? So ngayon naman, papakita natin kung gaano ba siya katibay. So meron ako ditong dalawang weight na ilalagay ko dito para makita natin kung gaano siya kalakas or katibay. So meron ako ditong 1.5 liters of water. Parang may problema ka. And then this one, almost tinawasan ko na siya kanina. So halos mahigit doble pa nitong 1.5. Siguro nasa mga 4 liters to. So ilalagay ko siya dito. So meron akong alambre dito. Tapos ilalagay ko dito sa handle ng 1.5 liters na water. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, mahigit pa. So, kaya siya, kaya niya yung 1.5 liters. Ewan ko kung ilan yung pressure nun. Okay, next. Gagawin naman natin itong medyo mabigat na to. So, ito yung ginawa namin. Tinali na lang namin yung itong dalawang to para lang makita natin kung hanggang saan yung pressure na kaya nito. Kasi pa syempre, hindi naman yung weight ng GoPro ang titingnan natin, kundi yung pag-crash niya. Okay, so kung tatagal ba siya. So again, this is a almost 4 liters of water. So ililift ko siya kung kaya ng string. Yun! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so matagal siya. 1980. So, kaya niya. Matibay talaga siya. Okay, so, good to. Hey guys, so that's it for today's video. I hope you like it. Sana nakatulong sa inyo. And the next video that we will create is on the feedback on this chin mount. So, if you haven't subscribed to our channel, please do so, hit that bell button, and we will see you on the next adventure. See ya!